Hi! Hello guys! Nandito na tayo ngayon. Nasa proseso na tayo ng paggawa ng hollow block. Ayan ang background ng ating dalawang kamalig at saka ang ating na-produce na D5. Ayan guys. Kaya panoorin natin at magkaroon tayo ng idea kung paano tumakbo ang isang hollow block. Okay, let's watch! Ito na, dumating na yung ating dump truck ng Lahar San na gagamitin natin sa hollow block. For today's order guys, dalawang dump truck ang ating in order para kapag ginanahan ang ating mga hollow block makers ay may gagamitin sila. Kailangan lagi tayong ready para sa production. Ang ating target, produce. Kasi sa curing ng hollow block guys, kailangan natin ang isang linggo at least na pagpapatuyo upang tumigas o yung tinatawag na curing time. Kaya as much as possible, advance tayo para kapag may biglang umorder ng maramihan, meron tayong maibibigay na hollow block. Ang ating Lahar San ay nanggaling sa Porac, Pampanga. Banat na. Ayan. Halo-halo na. Paglalagay ng buhangin sa mixer. At pagkatapos sa nahalo, bigay sa hollow block maker na nasa molde. Ayan. Panoorin natin guys. Itong trabaho na ito ay palagian ng braso. Pero ayon sa gumagawa, sanayan lang kapag sanay ka na, magaling na ang trabaho nito. Yan kung nakikita nyo yung operator sa molde. Ang pinaka-sentro ng production ng hollow block. Siya ay ina-assist ng tagalagay ng halo. Yan yung pala nakikita ninyo at ang taga-salansan ng hollow block. At least 3 katao guys ang isang team. Pero kung gusto mong marami kayo, at least 5 ay meron kayong posisyon lahat. Mula sa simula, yung taga-halo, isa. Taga-pala, isa. Taga sa molde, isa. Taga salansan, isa. Tulong-tulong. So kung ano man ang proceeds, ano man ang kitain ng grupo, ay share-share sila. Guys, kayang kitain nila ang kanilang araw dito. At hindi sila aabot ng 8 hours. Dahil ang kadalasang umpisa nila, 5 o'clock hanggang 12 o'clock. Maaga silang nag-uumpisa kasi sinasamantala yung lamig ng araw. Yan, nakikita ninyo yung ating istakan malayo at nakukuhang tumakbo dahil sa gagawin dun sa malapit sa molde. Para madali guys, ayan, sinasakay sa isang pushcar na may malaking gulong para hindi lumubog sa buhangin. At ang ating mixer, ayan, ating transmission mixer, naka primera siya guys at may mga sudsud sa loob na umiikot. At ayan ang mga produce natin sinasalansan at patutuin yan mga bandang mamayang hapon ay kaya na nilang tanggalin ang mga paleta. Kagaya nito. Ayan. Ang proseso guys, kapag nakapatag siyang ganyan at nailagay dun sa kung saan isasalansan, ay babaliktad ng ganito. Yan, itatayo. Nakikita nyo mga butas. Tatayo nilang ganyan. At yan ay madaling matuyo at nakahanda siya sa pagtanggal ng paleta. Yan ang mga paleta. Mamaya panoorin nyo kung paano nila
pukpukin, tanggalin ang mga paleta. Ayan, kanilang pinapataas hanggang pwede para sa tipid sa space. Kung paano sasakay yung hollow block, ilalagay, sasakay din ang paleta para maibalik doon sa kamalig sa malapit sa molde. Guys, ang trabaho ito ay kailangan ng teamwork. Tingnan nyo naman kung humawak sila ng hollow block, napaka professional. At kung magtanggal ng paleta, ayan, kung inyong natutunghayan ay isang palo tanggal ang paleta, guys. At isasalansan, sabay sakay dun sa ating push cart. Ayan, kung napapansin nyo, parang napakadali lang sa kanila na gawin ito, ang pagtanggal ng paleta. Ang paleta na yan, guys, ay gawa sa aseradong bakal na oval, hindi siya naka-square, kasi nga ang tendency para madali siyang baklasin, isang pupuk lang matatanggal na. Pansinin natin ang mga nagtatanggal, guys. Kapag nakuha na, ay ipapagpag pa gamit ang martilyo. At dahil sanay na, parang music kapag sila ay, ayan, tingnan natin, pakinggan natin. Masasabi natin, guys, ito, yung nakikita nyo yan ay isang professional na sa paggawa ng hollow block. Ayan, isang team sila. Minsan, guys, yung isang team ay kung hindi magkakapatid, magkakaibigan, magkakapitbahay, yan, para meron silang mutual understanding kapag sila ay gumagawa. Ang sarap nilang panoorin, guys. Napakabilis ng production kapag yung kanilang teamwork ay gumagana. Kayang-kaya nilang tapusin ang 1,000 sa bago manangalihan. Pisa sila ng 5 o'clock, after 6 hours, 11 o'clock, tapos na ang 1,000 paleta o 1,000 piraso na hollow block, mapo de 5 man o de 4. Pagkatapos pagtanggal ng mga paleta, guys, iniipon sa isang lugar muli, nire-ready para sa bukas ng umaga ay may gagamitin sila uli. Kasi ang form ng bayaran ay per piece ang bayad, kaya unlimited ang kanilang kita dahil nasa sa kanila. Hanggang gusto nilang gumawa ay nag-a-add ang kanilang kita, the more na gumagawa sila ng maraming hollow blocks. So nakikita natin, guys, ang kung kailan sila nagiging gamay nila ang pag-produce ng hollow blocks ay the more na kikita sila. Nakikita nyo na kung paano sila mag-teamwork. Ayan, ang bilis nilang kumilos. Madali lang sa kanila ang kanilang ginagawa. Siguro nga dahil sa repetition o mastery ng kanilang skills. Ito yung paleta, guys. Inilalagay ito sa ilalim ng hollow block. Ayan, ilalagay dun sa machine. Papasok ito dito sa molde. Ganyan. Yun, lumubog siya. Tapos kakargaan ng halo yung gilid-gilid na yan. Yan. Para mamold yung hollow block at ipipress nito. Pero bago siya mapress, eto, mapansin niya maingay, nagbabibrate yan. Bumababa yung halo. Nagsasalansan dun. At pagkatapos ipress dito, kapag na-press, katulad ng napanood nyo, at ilalabas dito, ganyan. Yan, babatakin dito at ilalabas yung hollow block. Yun, may mga tukod-tukod siya. Yan.
Thanks for watching, guys. Please like, share, and subscribe. God bless you. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard.